May banta na panibagong water interruption sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya lalo sa gabi kung hindi makukumpleto ang mga proyekto ng Manila para sa supply ng tubig. Kasunod po yan ang desisyon ng National Water Resources Board na ibaba ang alokasyon ng tubig mula po sa Angat Dam. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Hanggang makalis ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Betty ngayong araw, hindi ito nakatulong para makatagdag sa supply ng tubig sa Angat Dam. Sa 181.81 meters na level ng tubig kahapon sa dam, lalo pa itong bumaba sa 189.64 meters ngayong araw. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, normal pa naman yan. Ang iniiwasan ang maging mas mababa sa 180 meters na itinuturing na minimum operating level ng dam. Sa ganyang level kasi, baka wala nang maibigay na alokasyon para sa irigasyon. Dagdag problema pang banta ng El Nino sa magiging level ng tubig hanggang katapusan ng taon. Yan ang isa sa dahilan kung bakit ibababa ng NWRB ang alokasyon ng tubig para sa consumer ng Metro Manila at kalapit probinsya simula June 16. Mula 52 cubic meters per second, mababawasan ng 2 cubic meters per second ang ilalaang tubig sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Yung impact sa water supply natin sa reserva, baka maramdaman po natin bago magtapos ang taon. Baka po hindi makarecover ng sapat yung Angat Dam. Ang 2 cubic meters per second na bawas alokasyon, katumbas ng konsumo ng 172,000 customers kada araw. Pero ayon sa NWRB, binigyan na nila ng sapat na panahon ang MWSS pati ang mga water concessionaire para dagdagan ang supply ng tubig bago mag-June 16. Ang MWSS, aminadong posibleng mawalan ng tubig ang mga customers ng Maynilad kung hindi madaragdagan ang supply. Matatanda ang sa kanila lang naman inilaan ang 2 cubic meters per second na dagdag alokasyon simula Abril para mabawasan ang water interruption. Magkakaroon po ng interruptions, especially during night time. No? Idagdag ko lang na dapat ma-implement po yung mga new mitigating measures. Hopefully, maayos po natin at hindi po na magkakaroon ng interruption. Ang diskarte ngayon ng Maynilad, pagganahin ang kanilang modular water treatment plant sa Imus, Cavite. Sa ganyang paraan, mababawasan daw ang customers nila na nakaasa sa Angat Dam. Kinukumpunin na rin nilang natitirang taga sa mga tubo para hindi masayang ang tubig. Sapat daw ang mga yan para po na nang nabawasang alokasyon. Pero nakadepende pa rin ang supply sa demand ng mga customer. Biglang magkaroon ng sudden increase ng demand sa ating mga customers, posibleng maapektuhan yung mga in-place mitigating measures namin. Nangyari ang bawas alokasyon sa gitna ng planong paghihigpit ng MWSS sa mga ipatutupad na water interruption ng Maynilad at Manila Water. Pero nilinaw naman ang ahensya na kung ang water interruption ay dahil sa mababang alokasyon mula sa mga dam, hindi raw ito ituturing na kasalanan ng mga water concessionaire. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.